alam nyo, hindi masarap ang buhay OFW. Masarap lang yun doon sa mga OFW na by degree sila, tapos may mga na mga nasa office, pero hindi rin naman lahat ng office job is masaya or lucky sila. Minsan nga yung mga nag-o-opisina, mas mataas pa yung sinasahod ng mga nani, ng mga housemaid, yung mga reception, mas mataas pa yung sahod ng mga ganun, mga nagtatrabaho sa bahay. Kung ang employer nila is European at yung galante, marunong sumunod sa rules and law, tapos yun, alam mo yun, yung mabait, ituturing kanilang kapamilya or isa ka sa pamilya nila. Minsan kahit naman maging mabait ka sa mga magiging sa mga amo mo, mayroon pa rin talagang mga, alam mo yon, yung mga amo na hindi sila makontento. So yun lang, kayo na mga gustong nagsasabi, minsan mababasa ko na masaya ba sa Dubai, magandang pumunta ng Dubai, paano ba pumunta ng Dubai, masaya kung may pera ka at saka may permanent kang trabaho, masaya yon. Pero pag wala, katulad ko, jobless pa ako, yung mga nag-offer ng trabaho sa akin, puro mabababa yung offer. Tapos, sa experience ko naman dapat nila ibase at kung makita naman nila sa trabaho, di ba, dapat ganun. Yun, mabababa yung offer, tapos malalayo pa, alam mo yon. Okay naman sana kung okay yung offer nila, tapos okay din yung sahod, kahit 12 hours pa, okay lang. Kaso, wala talaga. So, yun, payo ko sa inyo. Huwag na kayong pumunta ng ibang bansa kung hindi kayo sigurado sa pupuntahan ninyong bansa. Yun, mahirap maging walang trabaho sa ganitong bansa, malayo sa pamilya. Kaya, yun na lang. Huwag ninyong hangarin na pumunta ng ibang bansa. Kung mahina ang kalooban ninyo at yun, hindi nyo kayang mag-survive kung kayo lang talaga inaasahan ng family nyo. Katulad ko, yung mga anak ko, yung maghihintay na sila ng mga anang galing sa akin, pero wala akong maipadala sa kanila. Yung alam mo yun, jobless pa rin ako. Sana darating din yung time makakahanap ako ng eksaktong employer at tamang trabaho para sa akin. Thank you guys for watching my video, and till the next video.